Kamusta mga basketball fanatics dyan? Bukas pa ang pintuan para sa 2020 Tokyo Olympics. Bakit at paano ba magagawa ng Pilipinas para makapasok sa inaasam na Olympic dream? Pag-usapan natin yan sa bago nating video. Pero bago yun ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Wala nga kahit sinong Asian team ang naka-advance sa second round ng World Cup Tournament matapos matalo ng China sa Venezuela sa score na 72-59. Kaya ang ibig sabihin nito mga kagilas ay pwedeng-pwede pa makapasok ng ating Gilas Pilipinas para sa isang slot ng Asian team para sa Tokyo Olympics. Para magawa ito mga kagilas, kailangan nating maging highest team sa qualification round kasama ang Angola sa panibagong grupo na tatawaging Group N kasama ang Tunisia at Iran na galing sa Group C. Ang lahat ng team dito ay maki-carry over ang kanilang group stage record dito sa qualification round. Habang ang China naman kasama ang South Korea sa Group M, makakasama din nila sa grupo ang African country na Nigeria at Ivory Coast. Para magawa ang inaasam na Olympic dream ay kailangan matalo nga ng ating Gilas Pilipinas ang Tunisia at ganoon na rin ang Iran sa kanilang grupo. Sana ay matalo nga itong China sa kanilang natitirang laro kontra naman sa Korea at Nigeria. Kapag nangyari yun ay Gilas ang magkakaroon ng 2-3 record habang ang China naman ay 1-4. Kapag ang China naman at Gilas ay nagtabla sa 2-3 record, ang China na ang makapasok dahil nga sa quotient system. Alam naman natin na natambakan talaga tayo sa ating laro kontra Italy at Serbia. Kaya mas may advantage ang China sa quotient na ito. Pero pwede pa naman panalangin din natin na matambakan ng Korea at Nigeria ang China. Pero malabo nga yun, lalo na 50 plus points yung hindi naman siguro kaya gawin ng Korea yon dahil halos match lang talaga ang dalawa. Habang nasa group B naman ang Jordan, naka-isa-isang Asian team sa grupo na yon. At mayroon din 0-3 record habang nasa Group O naman ang Japan. Pero di na sila kasali sa paglalaban ng slot para sa Olympics dahil alam naman natin ay sila nga ang magiging host ng event na yon. Kaya automatic na silang pasok. Maglalaban din ang ibang zones katulad ng Africa ay isang kukunin doon. Isa din para sa Oceania at habang tigdalawa naman para sa Amerika at Europe. If hindi naman tayo papalarin sa larong ito ay may chance pa rin naman tayo para makapasok sa Olympics. Pero butas ng karayom na ang ating susuuin dahil kailangan nag-finish tayo ng top 24 sa qualification round para mapasama sa Olympic qualifying tournament. Only 16 teams lang ang makakasama. Pero kung hindi pa rin naman tayo papalarin makapasok sa top 24 ay may pag-asa pa nga mga kagilas dahil ang FIBA ay pipili ng dalawang country sa Amerika, sa Asia, sa Europe at Africa para mabuo ang 24 countries at doon ay hahatiin sila sa apat na grupo. At kung sino man ang magkakampiyon sa bawat grupo na yon ay makakasama sa natitirang slot para sa inaasam na Olympics. Diba sobrang hirap para makapasok sa Olympics? Ito na siguro ang pinakamadaling daan para makatuntong tayo doon ay ang talunin talaga ang Tunisia at Iran. At huwag nang manalo ang China. Nalo nga ang natitirang laro. Huwag kayong magsawang sumuporta para sa ating Gilas Pilipinas dahil ginagawa din naman lahat nila ang kanilang mga kaya para maging proud ang ating bansa. Hanggang sa susunod na update sa ating Gilas Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Thank you at good vibes lang.